Ibinatay sa panahon ng Rebolusyon ng 1896. Ang Dulang Walang Sugat ay unang naipalabas sa Teatro Libertad noong 1902. Tungkol ito sa kawalan ng hustisyang tinamasa ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Ang mga temang gamit ito ay pagmamahalan sa gitna ng digmaan, sakripisyo, pagkawalay, at kontradiksyon ng individual sa pamilya. Isinulat ito ni Severino Reyes upang ipakita sa lahat ang kanyang pahayag laban sa imperialismo. Ang orihinal na musikang kasama nito ay nagmula kay Fulgencio Tolentino. Kuya, tingnan ko ang binubordahan mo. Huwag natin yung. Huwag mo nang tingnan. Masama ang pagkakayari. Nakakapila. Isang silip lamang. Hindi kong nahihipuin. Ganoon lang. Sa ibang araw, pagkatapos na, oo, makikita ko sa iyo. Ang daliri bang ito na hubog kandila, na kay puti ay mayayarihin kayang hindi mainam. Hala na, tingnan ko lamang. Huwag mo na akong tuyain. Pangit nga ang aking mga daliri. Ay! Bakit, Tenno? Napagod ka ba? Masama ka palang mapagod. Masakit sa iyo. Nagalit ko. Tenyong, Tenno. Nalunod pala ito sa isang tabong tubig. Ay! Anong lalim ng buntong hininga? Lalo ko pang pagagalitin. Kulya, kulya ko. Patawarin mo ko, hindi na ako galit. Masakit sa akin magalit ka at hindi laking bagay. Umaganap sa aking dibdib ang tuwa. Narito at nakikita ko na minarapat mong ililimbag ang pangalan ko sa panyong iyan. Hindi ah, nagkakamali ka. Hindi mo pangalan iyan. Ha, si Kapitan Luis! Ito, tagaroon sa amin. Maraming tao ito. Mason po yata, among. Kung hindi man mason, marahil filibustero. Sabagkat kung sumulat, maraming K. Kabayo, K. Hindi po ang kabayo, among. Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. Kundi kung may sulat niyang kabayo, may K. Na lahat ng C pinapalitan ng K. Masamang tao yan. Mabuting namatay siya. Marcelo, si Kapitan Giton, si Kapitan Miguel, at ang Jesus de Paz ay nadagdagan ng rasyon. Hindi po sila magagain, eh. Hindi man ang rasyon na sinasabi ko sa'yo ay nadagdagan ay ang pagkain. Hindi. Ano sa akin kung hindi sila kumain? Mabuting mamatay silang lahat. Ang rasyon na sinasabi ko sa'yo ay ang palo. Maraming palo ang kailangan. Opo, Amo. Hilap na po ang mga katawan nila at nakakaawan naman po. Magsidain. Isang linggo po itong paluan. Isang linggo naman po walang tulog sila. Anong awa-awa? Nain wala awa-awa. Durong head, durong awa-awa. Ilang pa ba ang rasyon ng palo, ha? Dati po'y tatlong kaban at may katlo sa isang araw na tinutuloyan ngayon po'y limang kaban at may kaliba po sa isang araw. Sa mga tuwid ay limang beses, 25 at ikalimang 100 at 25 ay hustod. 500 at 26. Salamat po ako. Kay kahapon, ilan ang namatay? Wala po sana. Natapuan ng mag-uumaga po ay 7 lamang. Bakit ganoon? Kasi po, si Kapitan Ingo ay pinagsaulan ng hininga. Si Kapitan Ingo, pinagsaulan ng hininga. Narito si Kapitan na Putin, ibig daw makita si Kapitan Ingo na asawa niya. Kung ganoon ay hindi mamamatay si Kapitan Ingo. Mamamatay pong walang pagsala. Wala na pong laman ang dalawang piknista kapapalo. At ang dalawang braso po ay litaw na ang mga buto at nagigit-git na pagkakapos. May buhay po sa si Kapitan Ingo. Saan naroroon ngayon? Nandiyan po sa kabilang silid. Tinutuloyan po ng limang kaban. Mabuti, mabuti, Marcelo. Huwag mong kakalimutan na si Kapitan Ingo ay araw-araw papaluin at ipipilad at ubuhusan sa ilong ng tubig. At huwag mong bibigyan ng mabuting tulugan. Opo, among. Compareros hebias traido el dinero para el gobernador. Sisi hemos traido. Marcelo, dalhin dito si Kapitan Ingo. Hindi makalakad eh. Dalhin dito pati ang papag. Kapitana Putin, manatalo! Parito kayo!
pagpapalat at bibigyan ng maayos na tulugan. Salamat po, Apo. Kami ay pupunta muna sa gobernador upang pagpakawalan ang mga bilanggo. Kaawa-awa naman sila. Opo, Amo. Salamat po. Después de ver al gobernador a Manila, volveremos el tren en la estación de Giginto. Es necesario decir al general que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincial, porque esto va mal. Ya lo creo que va mal. Sí, sí, a fusilar, a fusilar. Tenyo, kaysa mamang bata, bakit hindi ka pumalik ng kamay sa amo? Inang, ang mga kamay pong nananakit ng kapwa ay hindi dapat hagpan. Huwag po kayong maniwalang pagkakawalan pa nila si tatay, bagkus kanilang mas lalong papatay pa. Julia! Maghanda! Bakit paparating si Miguel at ang kanyang ama? Kung pupunta po sila, eh di kausapin mo. Bakit ba ganyan ang sagot mo? Wala po. Ano bang inaayaw mo kay Miguel? Wala po. Hindi naman siya pangit. Pabuting tao. Bugbugtong anak. Nagmula sa Maranyang pamilya. Ano pang hihilingin mo? Wala akong mababawa kung hindi siya ang tinitibok ng aking puso. Anong tinitibok ng puso? Hindi na sa puso nilalagay ang pagmamahal. Sa isip na ngayon, ako po ay hindi susunod sa masamang kalakaran ng panahon. Bagkus ay pakikinggan ko ang udyok ng aking puso. Julia! Di na may kinulog ng ganang iba. Wala po. Kung wala, bakit hindi mo masunod-sunod ang aking hiling? Ito rin naman para sa iyo yung mabuti. Mabuti na sa isang Kristiyano kaysa mapunta ka sa isang muro. Muro yata si Tenyo. Sabihin mong hihintay ko siya, madali ka. Opo. O, Tenyong, niyaring pag-ibig. Di yata't ako'y iyong natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahapis. Magandang araw po. Tuloy ka. Alam mo ba kung nasaan naroon si Tenyong? Hindi po. Ngunit kung kailangan ko rin mo'y aking mahanap. Magsabing kamot ako'y matatalaga. Salamat. Ibig ko lamang ay ihatid mo sa kanya ang sulat nito. Asahan niyo pong makakarating sa kanyang mga palay. Kung wala na po kayong iyo, ako ay wala ka doon. Wala nang iba. Mag-ingat at magbalik ka agad. Ibalita sa kanila na dito ay wala na mga kastila. Iniwan ng sugat, ibang bayan. Bumenes, ang kapitan ay hindi na sumasaya. Siya nga, wari may iniisip na malalim. Ngunit kung malaban, nagagalaw at sumisigla. Talagang may pusong bayan. Kapitan Tenyong, ang nasa dakong kaliwa ng huling buro na lamang ang natitirang tahanan ng mga kaaway. Sumakatuwid po, aking general. Kung mababasa natin ang destakamentong iyan, ay malilisan na natin ang kabarangan. Oo, Kapitan Tenyo. Tawagin mo ang sarhento at ipabasa ang nilalaman dito. Sarhento, tipunin ang mga kawal at basahin mo ang tagubilin ng ating general. Makinig ang lahat at sisimulan ko na ang pagbasa ng tagubilin ng aking bilang. Una, madaliin natin ang paglisan sa tuok na ito. Ikalawa, lulusubon sa araw na ito ang mga natitirang tahanan ng kaaway. Ikatlo, ang mga kumbento ay sasalakayin at papatayin ang mga parin na siyang mga masasamang witi. Ikaapat, ang mga bata, babae at matatanda ay huwag lalapas tanganin. Ikalima, ang mga hindi taga rito at di kastila ay pagpalain. At ika-anim, ang mga may mga sugat kahit makaaway ay ampunin.
Mang Lucas. Ano, Monica? Manawag po kayo sandali. Narito po si Aning Julia. Nais kang makita. Oo, Monica. Lucas! Magandang hapon po. Monica, ikaw ay umuwi na. Sabihin mo sa inang na ako'y inihatid mo sa simbahan. Ano po ba ang iyong kailangan ng matulungan? Bukas na ang 25, ang kasal ko kay Miguel at si Tenyong ay di pa dumating. Ako'y nilimot na, Lucas. O? Itakas mo ako ngayon din at dalhin sa kanya. Naku, wala na po akong balita kay Kapitan Tenyong. Hindi ko na po alam kung nasan siya naroroon ngayon. Magpapakasal na po? Mabuti pa, Lucas, ang uminom ng lason at mamatay. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Alam ko hindi ka malilimot ni Kapitan. Monica, saan ka pupunta? Sasalubungin ko si Julia. Ako ay pinagalitan ni Aling Juana. Hindi ko kasama si Julia. Sige na, Lucas. Tutuloy na ako. Monica, teka lang. Po. Sige, mag-ingat ka.